Alam nyo, hindi na nawala sa bawat phase ng buhay ko yung exchange gifts. Elementary, high school, college, iskin nung nagkatrabaho na ako, meron pa rin. Sa langit kaya, meron din. Gusto mo malaman? Di naman sa ayaw ko. Ayoko lang sa maraming tao. Kung dalawa hanggang lima lang siguro tayo, jeep ako. Di ko nga lang sure kung matatawag na party yun. Anyway, isa sa pinaka di ko makakalimutang exchange gift sa buhay ko ay nung high school. Third year ata... O fourth year? Ay, third year pala kasi di ako maten nung... Wait. Ay, fourth year? Basta high school! Inuubos mo oras namin eh. December nun. So, as usual, may Christmas party na magaganap before Christmas vacation. Normally, hindi ako sumasama pag may mga ganyan kasi gaya nga nung nasabi ko kanina, allergic ako sa maraming tao. Ewan ko ba? Nakaka-drain ng energy. Lilinawin ko lang ha, di ko first time sumama sa mga ganung uri ng event. Kasi nung elementary, palagi naman akong present sa lahat. It's just that nung nag-high school, for some reason, mas naging introvert ako. Minsan, pag napipilit, sumasama. Pero kung wala talaga ako sa mood, di mo ako mapapaalis ng bahay. Hoy, di mo nyo kung bata ka, buong araw ka na dyan nakahilata. Maghugas ka nga ng pinggan. Kaso, dahil sa napilit ako ni Crush na sumama, ay wala akong nagawa. Makiusap ba naman eh? Hoy, nililista ko lahat ng sasama sa party. Sasama ka ba? Oo. Hey. Kakangumiti, ang creepy. Crush niya rin nata ako. Ikain mo yan, pre. Saturday ang party. Hindi ko maalala exactly ang date, pero sigurado akong Saturday. So, Friday pa lang, which is a week before that, ay napag-desisyonan na naming magbunutan. Bunutan ng ngipin. Ow! The joke. Alam niyo yung tutukoy kong bunutan? Siyempre, kailangan maaga magbunutan para mabigyan kami ng oras mamili ng ipanregalo namin, di ba? Hoy, bibili ka ba? Hindi. E di ayun, nagsulat kami lahat sa papel ng aming pangalan, siyempre. Kasama ang aming mga wishlist at iniligay sa isang lalagyan para doon bubunot ang bawat isa kung sino ang kanilang re-regaluhan. Hey, since di nga ako interesado talaga sumama to begin with, nilagay ko na lang is kahit na ano. E paano, wala naman akong expectation para sa party na yan. Napilit nga lang kasi ako. Nililista ko lahat ng sasama sa party. Sasama ka ba? Oo. Hey. Kakangumiti, ang creepy. After nun, nagsiuwian na kami. The next week ng Monday, lumapit sa akin yung isa naming classmate. Uy Vince, yung nakabunot sa'yo, pinapatanong sa'kin kung ano specifically gusto mo. Nahihirapan daw kasi siya mag-isip pag kahit ano yung nakalagay eh. Ay, ganun ba? Oo nga, sa bagay. Sige pa sabi, t-shirt na lang. Sige. Kala ko nun okay na, pero kinabukasan... Uy, pinapatanong ulit na magre-regalo sa'yo kung anong design daw ng t-shirt. Baka raw kasi di mo magustuhan, sayang. Ay, sa bagay. Sige, pasabi, anime design. Anong anime? Kahit ano na lang siguro. Okay. Eh di kala ko noon okay na talaga. Pero kinabukasan... Uy, Vince! Ano na naman? Ano raw mas gusto mo? Naruto, One Piece, o Dragon Ball? Naruto, may tanong ka pa? Wala na. Ay, ano pa nga ba? Ilang araw ko na iniinom to ah. Panis na ata. Uy! Di pa rin tapos? Anong araw na? Ba't di niya pa ipinapatanong kahapon? Ba't pa ako high pitch? Nakalimutan niya raw itanong eh. Nakalimutan? Diyos ko. Oh, ang tanong niya. Ano raw kulay? Kulay? Seryoso? Pati di tatanong pa? Huh? Red. Wala raw nun sa bibilan niya eh. Blue. Wala rin daw. Yellow or green? Wala rin daw. Huh? Eh ano lang pala available? Orange. Lang yan naman? Sana sinabi mo na simula pa lang para di na tayo nagsayang ng laway dito. Ay.
Vince. Ang kulit mo magre-regalo sa akin. Pero grabe effort niya. Talagang pinaghahandaan. Hindi ko tuloy mapigilan di ma-excite. Shucks, di pa pala ako nakakabili ng ire-regalo ko. The joke. Ngayon, nung araw na ng Christmas party, syempre, magsisimula yan sa palaro, kainan, then bigay na ng gifts. So, ang siste is may tatawagin pangalan, sasabihin niya kung sinong re-regaluhan niya, pupunta yung re-regaluhan sa unahan, ibibigay yung regalo, bubuksan, syempre, para makita reaksyon ng tao kung nasiyahan ba sa binigay. Palakpakan, then sasabihin naman nung nakareceive ng regalo kung sino nabunot niya para yun naman ang pupunta sa unahan. And the cycle goes on. Nagets nyo ba? Replay nyo na lang. Tiyatamad na ako mag-explain ulit eh. Nung ako nang tinawag, oh, sino nabunot mo? Si Vince po. Ha? Huh? Ako? Oh my god, ako na! Oh my god. Nakaka-excite naman. Naruto shirt. Uy, ikaw pala yung magre-regalo sa akin? Ikaw pala yung bura ako nagpapatagal sa akin ng araw na sa kapalang. Uy, Vince! Ay! Ito na regalo ko. Picture frame? Kala ko ba? Thank you. Yay! Actually, di ko rin alam ano nangyari. Diyos ko, para saan ba yung pagtatanong / pambuburaot sa akin ng ilang araw kung iba lang rin palang ire-regalo niya? Anong kalokohan to? Gusto ko sana siya lapitan at i-confirm kung yun ba talagang regalo niya sa akin. Eh, ang kaso, feeling ko nun, wala naman akong karapatan kasi in the first place, ang iniligay ko naman talaga sa wishlist is kahit na ano. So baka yun lang rin ang i-counter niya sa akin. Pero, di ba, feeling ko naman may karapatan ako magreklamo deep inside kasi... Tingnan mo, na merong issue pa siya ng kaklase at nag-build up ng excitement at expectation sa akin na wala naman talaga dapat in the first place. Nauwi lang sa disappointment ang lahat. Sa madaling sabi, pinaasa ako. Para kang hinipe ng magulang mo na magbabakasyon sa New York, pero sa New York ko ba walang pala kayo dadalhin? Naka-bad trip. Siguro let's just accept the fact na may mga tao talagang buraon. Including me. Pero mas malala siya. Alam mo yun, minsan ka nalang makikihalubilo sa maraming tao, tapos ganun pa mangyayari. Up until now, misteryo pa rin sa akin bakit picture frame ang regalo niya instead na t-shirt. Di ko tuloy alam kung nantrip lang ba siya o may valid reason talaga ba't niya ginawa yun. Pero base sa naaalala kong facial expression niya nung binigay niya sa akin yung regalo, parang wala naman nung nakitang pagkahiyaman lang. So baka nantrip lang talaga yun. I don't know. I never got to know. Siguro mananatili na lang siyang tanong hanggang sa mamatay ako. Kaya ikaw na nagregalo sa akin nun, kung sakaling mapapanood mo man to, bakit? Bakit buhay ka pa? The joke. Okay, to wrap this up, ang masasabi ko lang siguro is, huwag kang buraot. Gaya nga nang nasabi ko kanina, huwag tayo mag-build up ng expectations sa ibang tao kung di natin kaya pangatawanan. Madalas kasi, the more na nagsasabi ka na gagawin mo ang isang bagay, ganto ganyan, the more na hindi mo yung magagawa. I know it is one of those things that is much easier said than done. Kasi most of the time, emergency ang dahilan kaya di tayo nakakatupad sa mga pangako or usapan na yan. Tinatamad ako. Pero diba, kung kaya natin di makapagpaasa, huwag na natin gawin. Ayun lang guys, sana na-enjoy nyo itong year-end video ko. Merry Christmas and Advance Happy New Year! Kung nakaabot kayo sa part na to, congratulations! Dahil muling nakipag-partner sa atin ng XP Pen para mamigay ng kanilang freebies ngayong Pasko sa isa sa aking mga subscribers. Gaya ng canvas bag at isang Decofan XS Pen tablet. Paano manalo? Ang kailangan nyo lang gawin ay i-like ang page ng XP Pen Philippines,
link is on the description below. I-share ang video na to sa Facebook or Instagram at gamitin ang hashtag na #XPPenChristmasGiveaway. Mas maganda kung ma-share nyo sa caption ang pinaka-hindi makakalimutang Christmas experience sa buhay nyo. Ganun lang kadali. Easy, diba? Kaya sumali ka na! Bye! Thank you, XPPen! Sakit na lamon ako. Actually, sisipon ako ngayon habang nagre-record. Ewan ko na. Ayan, baboy ko. De, pero salamat, salamat sa... Uy, maraming salamat ka pala. 100,000 subscribers sa tayo. Ano raw? De, maraming salamat sa inyo. Grabe, di ko in-expect na abot tayo sa ganito. Parang kailan lang. Ay, meon. I love you guys, I love you. Uy, nabasa ko yung mga comment ninyo dun sa... Ano ha, sa Halloween special ko ha. Grabe kayo sa lola ko. Pabatok-batok mo kayo dyan eh. Biro lang ako eh, pentamanan nyo na. Sayo lang naman siya. Baka bisitahin ako na eh, huwag kayong ano dyan. Uy, maraming salamat ka pala sa mga fanart na to ha. Follow nyo sila, ayan. Yung pangalan nila. Love you guys. Oh, paano ba yan? Merry Christmas and Advance Happy New Year. Ha? Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon taon. Hopefully next year, mas lumaki pa pamilya natin dito sa YouTube. Ha? Diyan lang kayo. Mas marami pa akong content next year. Let's go!